Hindi naman pinalampas ng ilang progresibong grupo ang unang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y parang parating ang kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Bit-bit ang mga placards. Nagtipon-tipon ng ilang grupo mula Timog Katagalugan para magdaos ng kilos protesta sa Filcoa sa kahabaan ng Commonwealth. Gusto kasi nilang iparating ang iba't ibang issue sa kanilang rehiyon, kabilang na ang kawalan ng sariling lupa at economic crisis na kinaharap ng mga Pilipino. Matapos niyan, lahat ng mga progresibong grupo ay nagtungo sa loob ng UP Diliman para sa kanilang assembly, sa kasama-samang naglakad patungong Commonwealth Avenue para idaos ang kanilang programa. Kasabay ng unang SONA ng Pangulo, hiling nila ang mabilis na hakbang ng pamahalaan ukol sa economic relief, tapusin ang di umano'y human rights violation at accountability sa ilang corruption cases. Kailangan magkaroon ng malinaw, konkretong tugon si Ginoong Marcos sa problema sa ekonomiya. Mataas ang presyo, mababa ang sahod, bagsak ang agrikultura, baon ang baon ang ating bansa sa utang, nilalabag ang karapatang pantao. Kailangan po ng malinaw na tugon. Ayon pa sa ilang sector leaders, dapat pagtuunan ng pansin ng Marcos administration ang mga manggagawa. Expected namin na tutugunan niya tulad ng naging pangako niya na itataas ang sahod ng mga manggagawa, natatapusin niya ang eskema ng kontrasyon. Kasama rin sa nais nilang matugunan ng administrasyon ay ang inflation, tax reliefs, pagpapalakas ng agrikultura, pagpapalakas ng healthcare system sa bansa at pagpapatibay ng soberanya kaugnay sa teritoryo ng Pilipinas. Dakong tanghali ng bumuhos ang ulan pero hindi nagpatinag ang mga rallyista at ipinagpatuloy ang programa. Sama-sama namang nanood ang ilang sector leaders sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Kenneth Pasyente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.